Why do we need to love God? God is worth it. It's a biblical command. At pangatlo, for our own sake, tayo ang makikinabang. Kina-explain yun, alam naman natin yan. Pag minahal natin ang Diyos, tayo ang makikinabang. Ang bilis mag copy-paste ni Sister Angelica. Ang sipag ni Sister. Tapos yung pangalawa po, love your neighbor as yourself. Alalahanin po natin, pag sinabi po natin love, love is a decision, ha? Based on a commitment, not necessary lang emotion. Baka pag sinabi po natin love, ang nasa isip natin, dapat laging feel na feel, emotional. Maraming misconception ang love kasi. Pag sinabi mong love, pumapasok sa isip ng tao, katatapos lang yon. February 14, Valentine's. Pag sinabing love, parang mga love story, Romeo and Juliet. Ito, nahahalatang matanda na ako. Guy and Pip. Si Jack tsaka si Rose, yung Titanic. Maraming ganun mga love story. Although emotions can help, pero pag sinabi mong love, it's more of a decision. Decision at commitment na ano? To act properly. Kumilos ng tama, kumilos ng akma, kumilos ng nararapat. Yun ang pagmamahal. Not necessary dapat feel na feel mo. Although nakakatulong ang emotion. Pero sabi nga natin, mas malalim ang definition ng love kapag ito ay decision at commitment. Parang yung mag-asawa, ayan, till death do us part. Hindi naman lahat ng pagkakataon, laging sweet ang pagsasama ng mag-asawa. Minsan nagiging bitter din ho yan, nagiging maasim, may away din ho yan. Pero nung ibig sabihin nun, hindi na magpapansinan. Siguro isa, dalawa, tatlong araw, hindi magpapansinan. Pero isa pa rin ang bubungan, no? Magkatabi pa rin sa higaan, hindi nagtatagal, nagmamahal ulit. Bakit po? Commitment, decision. Ganun din po sa mga naglilingkod. Social service, social workers, no, sa ating mga pagpalagay po natin, mga magigiting na mga law enforcers natin, hindi naman nila kaano-ano yan, pero nagagawang tulungan. Yung pa kayang mahal natin. Bakit po? Kasi po yun ang kanilang commitment. Decision ho nila yan. Commitment nila, sinumpa nila na tumulong sa kapwa kahit sila ay malalagay sa peligro. Ganun din sa pagmamahal sa kapwa. Decision and commitment. Unang Pedro, chapter 4, verse 10, sabi dito, bilang mabubuting katiwala ng mga kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang mga kakayahang inyong tinanggap sa paglilingkod sa isa't isa. Yan ang pagmamahal sa kapwa. Paglilingkod sa isa't isa. Paglilingkod sa isa't isa. Loving God and loving others is the core, sentro, pinakabuod, pinaka-core. Kumbaga sa community, may core group, di ba? Ayan, pinaka-core, sentro. Pinaka-core ng isang Kristiyano, core of a Christian's life. Christian love is, ito po, expressed in a commitment of care, concern, and service to others, which is primarily a matter of will and action, not necessarily na emotion. So you decide to act lovingly, kumilos ng tama, kumilos ng naaakma, at nararapat. Express in a commitment of care, concern, and service. Parang ano yan eh? Paglilingkod. Paano ba tayo maglilingkod sa iba? Pray for others. Dalhin natin sa gawain. Ay, mahalaga ho yan. Invite natin sa gawain. Bigay po natin mga basic needs. Kasama ho dito yung gamot ha, sa basic needs, yung mga walang pamilya ng gamot. Awa ng Diyos, yung aming health center, no? May mga libreng gamot. Bigyan din po ng hustisya. Minsan kawawa yung mga walang pera, hindi makapag-afford ng attorney o abogado. Dignidad. Bigyan naman po natin dignidad ng buhay nila. At turuan natin maging productive. Hindi yung tatamad-damad, lagi lang umaasa sa libos. Turuan din po natin maging productive. Give them a chance. Magbigay ng brand new na mga gamit. Parang ngayon, saan ka punta? Mag-aabot ng konting tulong, sabi ng kanyang anak. Nalalo ko doon sa isang pinuntahang kumpaw, humihingi ako ng advice eh. Pagdating sa justice tsaka dignity, may nakasabay ako, naririnig ko, malapit lang kasi. Eh, siya daw ang napapagbintangan na gayto ang ginawa. Hindi, wala raw siya magawa kasi mayaman daw yung kanyang kalaban. Well, anyway, hindi ko na naintindihan yung mga sunod na pinag-usapan nila, pero kuminsa talaga, justice is also something that we have to share and to give to other people.
Luke chapter 6 verse 32. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo, kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila.